Matanong ko lang, Gob, itong nangyayari dyan, mukhang tahimik na ang hulo for several months or at least a year. Abay, bigla nagkaroon ng bakbakan at may patayan na naman dyan. Anong basa nyo rito? Kinakabahan yung ilang mga residente, baka magiging prolonged war na naman ito at nabasag ang katahimikan ng Sulu. What can you say about this, Gob? Maraming salamat sa pag-interview ninyo, Congressman Erwin Turpo. Sir. Opo, opo. Yes, sir. So, ganito, itong dating vice mayor ay may warrant of arrest matagal na. Opo. So ngayon, ang ating kapulisan at mga staff ay dahil dumami na nang dumami yung armas niya, ay nag-serve ng warrant of arrest at saka search warrant. Opo. Ngayon, medyo nahirapan ang pulis at saka yung mga staff na kailangan yan ng tulong sa Armed Forces of the Philippines. Opo. Pero ang AFP natin dito, doon lang sa outer layer. Aha. Oo. Na, so nagbakbakan sa kahapon, maraming wounded nating mga pulis, tapos may wounded din isang sundalo, tapos sap may namatay na isa, at saka mayroon din wounded. So, sa kabila, siguro mayroon din mga namatay. Na, ngayon, nag-extract, nag-pull out yung kuhan dahil matibay yung kuta ng ano, ni Pando. Opo. So, pag-atras nila, ngayon sana mag-ano na naman para hindi mag-ano yung cordon yung area. Ngayon, nandun ng sundalo sa loob. Sabi ko, bakit nung wala na si Pando, tsaka natin pinasok? Opo. O yan ang ngayon ang question. Nako. Si Pando, noon, sabi, MNLF. Oo. Oh. Pero naging vice mayor yan. Oh. Naging kunsyal yan. Aha. Oh. Asawa niya barangay kapitan. Ah, okay. Oo, oh, pero may warrant din, nakapiansa. Hindi mo ba pwedeng pakiusapan si Vice Mayor Pando Mujasa na sumurrender ka na para matigil na itong bakbakan dito sa ating lugar? Babalik na naman tayo sa mapa na naman na magulo tayo dito. Dati, tabahinig na tayo. Ayaw naman yon. Sabi ko na umalis na lang siya muna rin sa lugar na yon. Oh. Ay, ayaw niya, gusto niya doon. Merong nag-aalaga sa kanya na sundalo dito kay Pando Mujasan? Eh, tama ba yun? Yeah. Meron isang opisyal. Opisyal? Anong ranggo? Anong ranggo, Gob? Kernel. Yan ang sabi sa akin ng mga MNLF. Aha. Pero kilala niyo kung sinong kernel yan? Malamang, baka makilala ko. Nandyan pa hanggang ngayon o wala na? Na, siguro baka nandyan pa. Nandyan yan pa? Yan ang sabi sa akin ng MNLF. Alaga siya ng kernel. Kaya pumunta sila sa akin, sabi nila na ito ang ano, na kaya mahilo kami. Sabi ng PNP, posibleng may kaugnayan din daw po yan sa mangyayaring barangay at SK elections ngayong darating na Oktubre. Ano po ang tingin nyo rito? Posible kayang ma-postpone ang halalan dyan dahil sa kaguluhang ito, Governor? Yan nga ang hinihingi namin na mag-postpone muna ng eleksyon ng barangay dahil tahimik na ang lugar. Uh-huh. Ang eleksyon ng barangay, kahit sino ilagay mo barangay dyan, yan din ang gagawin. Mm. Pupunta rin niya sa mga mayor. Mm-hmm. Kaya, mas mabuti, wag na muna para yung katahimikan ay manatili muna. Mm. Lalong-lalo na, sabi namin, meron kasi manifesto ang lahat ng governor dito sa loob ng BAM, yung BAM Governor's Caucus, limang governor nagpirma, hinihingi kay President Bongbong na postpone muna habang hindi fully decommissioned dahil iyan ang agreement. Mm. Mag-decommissioning muna.